kaibigan, itong umagang ito, napakita natin accomplishment ng city government headed by our action man, Attorney Mayor Armand Dimagila. Mayor, napakabilis ng panahon. Kailan mo lang kinasama mga programang ito? Ngayon, ito na. Yun ay nag-pandemic pa. Kung hindi lalo nag-pandemic at hindi nagbagyuhan, magiging mas mabilis tayo. Kaya lang, kailangan ipakita natin sa mga kababayan natin na hindi lang pandemic ang ating tinatrabaho. No? Continuous yung mga programa natin, yung mga proyekto natin. At nakita nyo naman, ito, it could house additional 1,500 students. College po, na libre sa mga taga-Binyan. Kita nyo naman ang nag-i-invest tayo sa kabataan. We have to invest sa edukasyon natin. Kami pong mga kabataan dito po sa lungsod ng Binyan, kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Mayor Armand Dimagila, kay Vice Jel, kay Congresswoman Len Alonte, at sa buong sanggunian pang lungsod sa mga programa at napakikinabangan ng mga residente ng Binyan. Sa lungsod ng Binyan! Supposed to be mama telling the truth. I was so glad that our fire station worked together. Maayos na fire station. Tulong at biyaya na ating buting mayor, Attorney Armand Dimagila, na siya po ang nag-effort at nag-support, nag-guide sa amin para magkaroon po ng fire station po ang Binyan. Sa lungsod ng Binyan, ang mamamayan ay ating maaasahan. Nakita po natin yung mga program at proyekto ng ating city government sa pangunguna po ng ating city mayor, Mayor Armand Dimagila. Pakikinabangan po ng mga mamamayan ng lungsod ng Binyan, lalo-lalo na po sa mga mahihirap na sektor ng ating pamayanan. Napakaganda at talaga pong magiging kapaki-pakinabang, lalo tigit ako po ay isang doktor din. Pinasasalamatan siyempre natin ang magiting nating mayor, ang ating vice mayor, at siyempre yung mga sanggunian, at tigit sa lahat ang ating pong congresswoman Len Alonte dahil sa napakaganda nilang mga programa. Sa lungsod ng Binyan! Kanina nanggaling tayo sa ospital ng Binyan, bagong Binyan City Hospital. Napakalaki, no? Ang ating fire station, mga kalsada nating pinapagawa, ang ating wet market, ang ating elevated parking na may hotel, may commercial center. Ito, isa ilan lamang sa mga proyekto natin na bukod pa dito yung mga kalsada natin. Kailan sabi ko, huwag din nating yung mga kalsada, yung normal na project naman natin yun. Maraming salamat sa inyo sa pagko-cover at alam ko, magiging mas maayos ang ating lungsod. Masasama-sama lang tayo. Super kakaiba talaga dito sa Binyan, ano po, lalo na po pagdating sa in terms of education. Kasi yung impossible nagiging possible. Just like the Science High School ng Binyan City, ito po ay talagang pinaglaanan ng pondo ng ating local government para lalo mapataas ang kalidad ng ating edukasyon. Kasi nga po, ang technology natin ngayon ay sobrang ang advanced. Para hindi po mapag-iwanan ng ating mga mag-aaral, naglaan po talaga ng pondo para po maitayo itong ating Binyan City Science High School para sa mga magagaling na mga bata in terms of science and technology. Napakaswerte ng inyong lingkod dahil dito po ako napunta sa SDO Binyan City. Hindi lang naman po kasi online tayo ngayon eh. Distance learning, pero meron po tayong modular, mga modules. Meron din po tayong radio-based instruction. Ginagamit po natin ang 89.7 radio ng Binyan City. Meron din po tayong television. Ang Royal Cable po ay nakakuha din po tayo doon ng free slot. May meron tayong mga modules at ang modules po yan ay half of the population ay napondohan po yon. 1:1 po ang binigay ng modules ng ating mayor sa lahat po ng ating mag-aaral. Sa lungsod ng Binyan, ang mamamayan, maaasahan. Kasama natin ang ating mga NGOs, scholars, mga SKs, lahat ng mga barangay officials, department head at mga NGOs nga dito sa lungsod ng Binyan para magkaroon tayo ng project tour dito sa lungsod ng Binyan. Lahat ng mga proyektong ginagawa sa lungsod ng Binyan this coming 2021 and matatapos ng before end of this year. Wish lang po ng inyong likod, sana this coming year na matapos na po ang ating pandemya, makabalik na po sa normal ang mga buhay ng bawat isang mamamayan ng lungsod ng Binyan, hindi lang po sa lungsod ng Binyan, ng buong mundo at lalo na dito sa ating bansa. Maging mapayapa, maging masagana at sa lahat ng ating mga frontliners, lagi stay healthy pa rin. Patuloy pa rin po tayong magkasal para sa kaligtasan po nating lahat. Okay, Congresswoman Len, maraming salamat and congratulations sa pagpasa. Talaga tayo na declare na starting February 3 talagang ang ating lungsod ng Binyan ay meron na sariling holiday para gunitay natin ang ating Binyan Liberation Day, 73rd Binyan Liberation Day. Ito po ang inyong likod, Vice Mayor Jel Alonte. Sa lungsod ng Binyan, mamamayan ay maasahan. Aksyon Binyan, unlad Binyan. Halina, kilalani
Just in case po, matupad. Dahil alam ko, nag-alat kayo ng 250 million sa COVID vaccine natin. Just in case po, magagamit na po yan. Yes, gagamitin natin yon. Nagre-ready kasi tayo. Meron na tayong naka-reserve na vaccine. AstraZeneca tayo. Kami, nag-ano na kami sa Pfizer din, pero AstraZeneca yung medyo close na. Nagpa-ano tayo ng 100,000. So, mga 200,000 doses to. At mas mura to. Priority siyempre, mga medical frontliners natin, essential workers natin, senior citizens natin, uunahin po namin kayo. No? Sa huli na ho kami, ako naman ho ay nagkaroon na rin naman ako eh, kaya tingin ko immune na rin naman tayo dyan. Unahin po natin lalo yung mga kababayan nating mahihirap. Kung nag-aagam-agam kayo sa klase ng bakunang ating poprocure, huwag kayo mag-alala. Bago kayo, kami muna. Kung gusto nyo, kami muna. Wala naman ng problema. Just to show you na effective po itong pinoprocure natin na AstraZeneca. European vaccine ito. Sabi naman, magbibigay daw ang national government ng Sinovac at saka Sinopharm. So, okay lang po yun. Pero we will give our constituents their choice, no, para makapamili din naman. Tayo, ang ating pong unang ipoprocure ay 100. Good for 100,000. AstraZeneca. Mayor, isa na lang, in spite of pandemic, masaya ba kayo? Kasi ang inyong mga taxpayers, very responsive. Ay, yes, natutuwa naman ako, no, talaga mga taga-Binyan. Kahit yung iba online na, pero gusto pa rin nila talagang face-to-face. Pero we are making it a point na talaga namang na-observe yung distancing, may mask lahat. Tinutulungan namin sila na maging mabilis. Ang target namin, dapat in less than an hour, tapos lahat. Mula sa pagtutulong nila sa City Hall, in less than an hour. Tapos po ang inyong transaction dito po sa ating pamahalaan. If you want to pay to Truland Bank, GCash, PayMaya, hindi pa sanay sa ganun ng mga taga-Binyan. Pero unti-unti, mababago rin natin yun. February 3 po, na-declare na ng holiday. Na-antayin na lang natin yung ano ng Malacanang. Pero ito naman po ay minimal lang po ang ating pong celebration. Though we will be highlighting the city at yung mga tao nito. Hindi po kasing bongga nun dati. Siyempre, wala po tayong parade, wala po tayong malaking mga activities. Titipid naman tayo to give way para sa mga expenses natin para sa vaccine po natin. Napagod din pala, no? Napagod ako, nagugutom na rin ako. Pinakikita lang ho natin na nilaunch na last year pa. Marami pa ho kayo makikita na mas magandang mga programa ng ating lungsod. At hindi po dahilan ng pandemic para hindi magpatuloy. Pero of course, priority po natin ang pagbibigay ng bakuna sa mga kabayan natin. Huwag po kayong mag-alala. Kung katingin kayo po ay nabibilang sa mga essential workers, medical frontliners natin, senior citizen, at yung mga talagang indigent na mga kabayan natin, uunahin po namin kayo. Sa lungsod ng Binyan, mamayan ay maasahan.